Kumusta po kayo, mga Candice, mga mahal kong viewers? Panibagong araw po tayo, ha? At syempre, panibagong talakayan na naman. Napakainit po natin nitong ating tatalakayin. Baka naman po hindi kayo maniwala. Mismong abogado po ni Liober, ha, na si Atty. Tulali, ang nagsiwalat po ng ikangapoy. Ito pong si Jubilin, ha, ay buhay. At malapit na pong makauwi diyan po, siyempre sa Palawan. Kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, inaanyahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Okay, alright. Maraming salamat po muna. Shoutout sa lahat po na aking mga subscribers dito sa aking maliit para channel. Maraming salamat po sa inyo sa hawalan sawa na supportan nyo po. Okay, alright. Samahan nyo po ako. Hindi po ito fake news. Walang kagatol-gatol na ika nga po ay siniwalat nga po nitong abogado ni Liebert, ha, na ika nga po ay buhay si Jubilin at malapit na pong makauwi. Ito po ay pakinggan po natin at panoorin ang interview po ng Radyo Palawinyo. At doon po ay siniwalat nitong abogado po ni Liebert ng ika nga po ang si Jubilin ay buhay at malapit na pong makauwi. Okay, sa punto pong ito, mga Candice, mga mahal kong viewers, ay para naman po hindi tayo paratangam ng fake news. Ay panoorin po natin at pakinggan. Ito pong poll interview. Ito po ang nilalaman nitong ika nga po ay video na ito. Naku po, nakakagulat. Maraming salamat po at makakabalik na. Itong si Jubilin at makakasuhan ang ika nga po ay mga nakipagsabuatan dito sa pagkawala ni Jubilin. Okay, alright, pakinggan po natin. Sa naunang DNA examination, ang inunan lang yan ng sample ay yung nanay lang. So, kung nanay lang yung nakunan ng sample, walang 100% of 99.9 probability na si Jubilin na yun. Ang sinasabi ko sa DNA examination report, yung kalansay ay may 99.9 probability na anak ni Jilin. So, kung anak man siya ni Jilin, may probability, it doesn't mean na si Jubilin na yun automatically. Kasi in order to prove na si Jubilin yun, dapat mag-match din dun sa DNA ng kanyang tatay. Okay. Ang ginawa naman ng NBI, pero it doesn't end there eh. Kasi although accurate yung DNA examination, yung result ng DNA examination, sometimes, hindi siya accurate because may mga errors. May mga factors na pwedeng mag-contribute doon sa error. May human factor at may mga technical factors. Kasi hanggang ngayon, marami po ang naniniwala na hindi nga yung si Jubilin at buhay pa siya. Well, ako personally, kasama Ruel, nung makita ko yung karansay, hindi rin ako makapaniwala na si Jubilin yun dahil kung titingnan natin, talagang ano na eh, medyo maitim na yung ano eh. In fact, in relation sa kaso ito, nag-request kami para lang masatisfy tayong lahat na kung talaga si Jubilin na yun, nag-request kami ng Radio Carbon 14 tip. Sabi po ng inyong kliyente, Bill Robert, ay tinuruan po siya. No? Idinigta sa kanya yung po kanyang sasabihin. No? Okay. Nag-turn po ba kayo ng reklamo o magpapal ng reklamo doon po sa nagturo sa kanya? Kumbaga ay nagturo ng script? Well, kung ako ang masusunod, dapat pailan ng kaso dahil hindi maganda for as example, hindi lang sa kapulisan kundi sa ibang members ng law enforcement agency. Pero ang magde-decide nito ultimately ay si Liebert at hindi pa namin na-discuss yung bagay na yan dahil hanggang ngayon ay may takot pa rin siya. Siguro kung mawala yung takot niya dun sa nangyari sa kanya ay maaaring mag-decision siya. Pero sa ngayon hindi namin siya pwede pangunahan. Pwede kami mag-suggest na pwede niyang gawin yun, pero ang decision ay siya pa rin.
cases, nagtaparin ng ebidensya. After some time, binalikan ulit yung gun suspect na tataniman ulit. So ayaw din namin mangyari kay Hubert yung ganung sitwasyon, kaya hintay namin na na makapag-decide siya. Pinakabugado po ni Hubert, ano po yung sign ninyo doon po sa pamilya ni Jovelyn? Well, okay. Sa pamilya ni Jovelyn, ang masasabi ko lang po, kung naghahanap po tayo ng hustisya, kami rin po na hindi lang bilang abogado ni Jovelyn ay naghahanap din ng hustisya dahil ito po, bilang abogado ni Hubert, naghahanap din po kami ng hustisya dahil ito po ay involved ang public safety dito eh. Imagine sa napakaliit na, na syudad ng Puerto Princesa mangyari ganyan, pwede din pong mangyari yan sa inaharap at maaari ding kapamilya o kamag-anak natin ang ma-involve na naman. So, dapat na matukoy nga yung may kagaduan dyan at siguro ang tanging magawa na natin sa ngayon ay magdasal tayo na sana lumabas yung katotohanan. Tama. At makamit din ang pamilya ni Jovelyn yung totoong hustisya. At sana nga, kung totoong buhay pa siya ay lumabas na. At yun yung pinakamagandang mangyayari. Yes, may posibilidad na mangyari yan na actually kung natatandaan mo, kasamang Ruel, mayroong ganyang incident sa Cebu, yung magkapatid na Chong. May isang Filipino Spanish na ano na nakasuhan, na-convict siya at nakulong. Then after some few years, lumabas yung mga pictures ng magkapatid na Chong na sabi ay namatay daw, pero nakita na may picture lang doon sila sa ibang bansa. I don't know kung gaano katotoo yung mga pictures na yan na lumabas sa Facebook, pero pwedeng mangyari din yung kay Jovelyn, kasi although meron na siyang death certificate because of the DNA, wala talagang nakita na ng bangkay niya, no? So, posibleng mangyari yun. Ayan, alright. At napakinggan niyo naman po ang poll interview dito po sa Abogado Nilubert. Shoutout muna at maraming salamat Radyo Palawan niyo. Maraming salamat po at sa paggamit po ng inyong ikangaya video audio. Okay, alright. Ang punto de vista ko po dito, ha. Kahit ito pong ikangaya nag-interview itong anchorman, nag-interview ka sa abogado po ni Liubert, ay naniniwala po na buhay po si Jovelyn at malaki po ang pag-asa na ika nga po ay makabalik ng buhay ito si Jovelyn at malapit na pong makabalik ayon po dito sa abogado ni Liubert. Okay, alright. Kabang-abang. Medyo mahaba na po ata tayo. Abangan po natin na ika nga po ay pagbabalik ni Jovelyn. Hindi po ito fake news. Mismo ang abogado po ni Liubert nagsalaysay na. Diretsahan sinabi, hindi po siya niniwala napatay si Jovelyn. Naniniwala po siya na buhay si Jovelyn at malapit na pong makabalik. Okay, alright. Maraming nga salamat po sa lahat. Sa lahat po na nga hindi pa nakasubscribe sa my YouTube channel, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Pagbalain po tayo lahat. Bye-bye.